10 supporters ni Carl Yodi de Guzman ang dinakip sa Leyte, habang si Senador Manny Pacquiao sinabing baka may tinatago ang kandidatong umiiwas sa media. Narito ang report. Mainit na sinalubong ng mga taga-suporta sa Senador Manny Pacquiao sa pagbisita sa Cagayan de Oro City. Kasabay nito, nagpasa rin siya sa isang kandidatong hindi anya nagpapa-interview sa media. Kung magandang intensyon mo, open ka. Ihayag mo lahat ng plataforma mo, ihayag lahat ng nasa puso mo, ihayag lahat ng plano mo sa bansa o sa mga tao. Pero kung hindi maganda yung intensyon mo, siyempre may itatago ka. Iiwas ka sa mga tanong, iiwas ka sa mga crucial na mga tanong para sa usapin ng kaularan ng ating bansa. Nagpasalamat naman siya sa pag-angat niya sa Pulse Asia Survey kahit pa pangatlo lamang siya rito. At tulad na lang nung pagtakbo ni Presidente Duterte, ang number one si Maruhas, number two si Crispo, ang number three si Duterte. And yet ang resulta, pagkalayo ng nilamang ni Duterte. Kasi ang Class D and E, nandoon nakasuporta kay Digong. Kasama niya naman sa kampanya sa CDO ang senatorial bet na si Monsur del Rosario, kahit pang sinusuporta nito ay si Vice President Lenny Robredo. Nag-motorcade naman sa Quezon City ang Aksyon Demokratiko. Pero no-show si Mayor Isko Moreno. Sabi ng katandem niyang si Doc Willie Ong, may mahalagang gagawin ng alkalde. Ngayong hapon, nag-inspeksyon si Mayor sa bagong ospital ng Maynila. Sa Batangas naman nangampan niya sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Bago naman lumabas ang Pulse Asia Survey, may pahaging na sa mga survey si Soto. Huwag tayong sumunod doon sa kung alin yung sinasabi na popular. Ang isipin natin, sino yung makakatulong sa ating bayan? Sino mga leader ang nagtataya ng buhay para sa atin? Umapela naman si Carl Yodi de Guzman na pakawalan ang 10 supporters na hinuli sa Ormoc Leyte nitong Labor Day. Nag-rally ang binansagang Ormoc 10 para itaas ang sahod at para ikampanya rin si de Guzman nang arestuhin ng mga pulis dahil sa illegal umanong rally. Lehitimo ang kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang kailang sahod. At ang Mayo 1 ay araw ng mga manggagawa. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5.